ako'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang laki Espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalap ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking Espiritu sa aking tagapagligtas. Simulan po natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarahal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama na Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas ay pangindapatin mong makasalo sa kanyang pagkadiyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, tambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga nganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kalooban sa akin ay ang pandinig ko, upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ng mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inililihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing
ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Tsaka niya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng misang paghandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang salita'y naging tao at nanirahan sa mundo upang makapisan tayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagalumihanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugang niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayon ako'y dalaga?" Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog ngunit naglihi siya sa kabilya ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos."
Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinasabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Poong Hesus Nazareno. Mga kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag tungkol sa magandang balita ng Panginoon o mas kilala sa Ingles bilang Solemnity of the Annunciation. Sa araw na ito, ipinamalita ni Arkanghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria ang misteryo ng pagkatawang tao ng Panginoong Hesus. Ibinalita ng anghel sa ating mahal na Birhen ang pagsisilang nito sa tagapagligtas sa loob ng sinapupunan nito. Noong una na narinig natin sa Ebanghelyo, nabagabag ang ating mahal na Birhen, ang ating mahal na ina na si Maria sa sinabi nito ng anghel dahil sa kanyang pagiging dalaga. Ganon din ang pagbati ni San Gabriel sa kanya bilang ginoong napupuno ng grasya. Kaya ipinaliwanag sa kanya ng anghel na ang pagsilang ni Jesus ay mangyayari sa kapangyarihan ng Espiritu Santo dahil ang anak na iluluwal ng mahal na Birhen ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya ang kaganapang ito ay nangyari sa ika-anim na buwan ng pagbubuntis ni Santa Isabel na pinsan ni Maria kay San Juan Bautista. At sinasabi pa ng anghel na walang bagay ang imposible para sa Diyos. Kaya sa huli, ipinahayag ng mahal na Birheng Maria ang kaniyang piyat na bilang isang mababang lingkod ng Diyos. Hinayaan niya ang anumang plano ng Diyos na mangyari sa kaniya. Dahil sa pagsunod sa mahal na Birhen, sa kanyang pagsabi, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinasabi," na pangyayari ang dakilang plano ng pangkaligtasan ng Diyos sa sangkantauhan. Dahil sa kababaang loob at pagsunod ng ating mahal na Birhen sa dakilang plano ng Diyos, tayong lahat na mga makasalanan ay nabigyan ng pag-asa upang sa huli ng ating buhay, tayo ay maitambok sa kaharian ng Diyos at mapabilang sa kaniyang kaharian. Dahil sa pagsunod at pagtalima ng ating mahal na Birhen. Kaya po mga kapatid, tularan natin ang ating mahal na Birhen. Nung una, siya ay nagdududa o may pangamba. Pero sa huli, sumunod siya at napangyayari ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. At hindi lang yan, napangyayari ang dakilang plano ng pangkaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan. Tayo rin po mga kapatid, kung tayo ay may kababaang loob sa pagsunod sa dakilang plano ng Diyos sa atin, alam natin na mapangyayari ang mga magandang bagay sa ating buhay.
hayaan natin na nandun ang kababaang loob natin sa pagsunod natin sa dakilang kalooban ng Diyos. At sa pagsunod natin sa kanyang dakilang kalooban, alam natin na walang imposible sa Diyos. Katulad sa buhay ng ating mahal na Berin. At katulad din sa buhay natin na kung tayo ay tumalima at sumunod sa kanyang kalooban, mapangyayari ang mga bagay na alam ng Diyos na ito'y magdudulot sa iyo ng kabutihan. At sa huli, na sa pagsunod natin sa dakilang kalooban ng Diyos na may kababaang loob, ito'y magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, sa araw na ito, hingin natin ang tulong ng ating mahal na Birhen na sana nandun ang ating kababaang loob, na hindi sana maghari sa ating kalooban ang pagmamataas, kundi maghari sa ating kalooban ang kababaang loob upang ito'y daan na maging tapat tayo sa pagsunod sa mga dakilang kalooban ng Diyos sa ating lahat at mapangyayari ang magandang bagay na alam ng Diyos na ito'y magdudulot sa atin ng kabutihan. Amen. Magsitay na po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na manguli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birhing Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamagitan ng anak na naging tao. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakpamuhay sa ating piling. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo, naway magsikap na may dakilang layunin, itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao, naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumaunaway, mapatawad sa kanilang mga kasalanan.
Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ama, ng salitang nagkatawang tao, inalalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balakas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak na aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Inupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuha, matuwa mula sa tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo noon pa mang iyong anak ay magkatawang tao ay siyang ikagagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging di naiiba sa amin noong lukubin ng Espiritu Santo ang mahal na birhing nananalig at nagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mung unang inirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang napanirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana
sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ni San Juan Bautista ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 aleluya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, aleluya. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang naghaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Inabot ng pagkabagaba, naway mabanaagan ka, hinirang natala na umaga. Kahit alon man ng pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Iunos ng bigati at kadiliman na Maria sa puso inuman, ika'y tala ng kalangitan, dingin mo ay walang pagpamaliw,
ng sinta, inang inigilir. Tanglawan kami, aming ina, sa kalangitan naming pita, naway maging hantungan, pinakamimithin ka. Maria sa puso inuman, ika'y tala ng kalangitan. Dingding mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang ginigilir. Maria sa puso inuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang inibig. Announcement. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ng aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinanalaligan naming Diyos na totoo ay taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpanggindapat na kami sumapit sa kaligayahan na walang maliw na buhay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahininga ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Nazareno, sinasamba ka namin, inipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati